strength and breathe new power. With all our voices we sing, we have seen you move, we have seen your glory. We have seen you move, we've seen battles won. Yes, Lord. We have seen you move, we have seen your glory. We know when you speak, all our chains come falling. We have seen you move, we've seen battles won. We have seen you move. We have seen you move, we have seen your glory. Calamba 11 a.m. service. May I invite everyone to please stand? Ayan, tayo po muna tayo. Ayan, and if may katabi ka, high five. Ban mo naman yung high five. Given high five sa inyong katabi. Ayan. High five. Ayan. We're so glad that you are here. And before we worship God through singing of songs, let me first read to you in Psalm 62 verses 1 to 2. It says here, you can read this with me. Church, let's read this. For God alone, my soul waits in silence. From Him comes my salvation. He alone is my rock and my salvation, my fortress. I shall not be greatly shaken. And you know what, church? David was in a great distress in this time, yet he has the confidence to say, in full confidence, that he will not be shaken. Do you want the same confidence as David has? Gusto niyo ba yun, na despite where you are, you can confidently say, I will not be shaken. Come on, and it is possible.
possible because of what Jesus Christ has done for us. What Jesus Christ has done for you and me is unchangeable, and hindi po yon ang aalis in our lives. That's why, church, as we sing songs to God, huwag kayong mahiya na itaas yung kamay nyo, kumanta lang na kumanta, express your worship to the Lord. The reason why, despite of where we are coming from, we will not be shaken. Okay ba yun? Yeah, come on, let's raise our hands to God as we pray. Lord, thank you for this time, God, that we get to worship you together with the 11 a.m. service family. And God, you know where we are coming from, and God, with all our hearts, we say that we will not be shaken because you are with us, and you will never leave us nor forsake us. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Let's worship God.
Lord, may this moment of worship is an encounter just between you and me. This is our God is the only people.
Can you raise your hand? Tayo-tayo lang naman to. Alam niya, tayo-tayo lang naman to, guys. Ako, I can admit, I oftentimes, I'm in that position. Alam ko naman, madaming beses ko na experience, but there are things in my life that na nakakalimutan ko talaga. So if that is you, why don't you raise your hand? We will pray for one another. Huwag na kayo mahiya, tayo-tayo lang to. You want to receive that confidence, like the verse that we have read kanina, that despite of where David was, in the midst of distress and challenges, he can confidently say that he will not be moved, hindi siya masishake, because God is his salvation and his rock. Do you want to have that same confidence? Come on, why don't you raise your hand if you want to have that same confidence like David has? Look at the people around you, hindi lang kayo mag-isa, hindi lang kayo nakakalimot that God is faithful, that God is good. So if you are sitting beside people, no, pagpipray natin yung isa't isa, that na gustong i-receive yon, na Lord, I can easily say na you are good, you are faithful, pero Lord, nakikita mo yung heart ko. Nakikita mo yung heart ko na hindi siya nagpa-follow. So I do this, stretch our hands to the people around us. No? Amazing to kasi, kahit hindi mo pinagpipray yung sarili mo, merong other people na magpipray for you. So let's stretch our hands to other people. Lord, you see our hearts. Yes, Lord, we are singing how good you are, how faithful you are. But Lord, you know our situation. You know where we are. Ang hirap. Ang challenging. But God, thank you for reminding us that we are not alone. That we have this community, that we have you, Panginoon. Thank you, God, for you are restoring in us that joy, that faith. Na kahit wala pa kami doon, Lord, sa place, sa answered prayer namin, we can confidently say right now in this place, together with the 11 a.m. service community, that you are good and you are faithful. Thank you, God. We receive that, God. You are faithful, Lord. Thank you, God. Why don't we say this? 11 a.m. service, church. God is faithful with our voices. Ready? Go! God is faithful and He is good right now. Let's say, God is good! Yes, thank you, God, for you are good and you are faithful. Thank you, God. We give to you our hearts right now, Panginoon. Thank you, God, for restoring in our hearts that faith, that joy, that love. Thank you, Lord, for your goodness. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. We're going to give Him praise. And so before we pray, let's stretch our hands to the kids so we can send them in the kids' church. Lord, thank you for this next generation. Thank you, God, for allowing us to see how you are raising them, Panginoon. And as they go back to their rooms, open their hearts as they hear your word, and may this time of
nila together, Lord, bring joy and comfort to one another. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. Thank you, kids. Yeah, we may now sit down po. So I am Lena po, one of your campus missionaries here in Victory, Calamba. And one of our core values is family. No? Family. So, yan, tingnan yung mga katabi nyo, kapamilya nyo yan lahat. And with that, I want to invite everyone on May 21, 3 p.m. for our family talks. Ayan, may flash po yan sa screen. Ayan, so we will have Pastor Michael Paderes. So he will speak about family. If you are a married couple, sino po dito ang mga married couple? Ayan. You can register po sa ating admin booth. So the registration fee is 200 pesos po per couple, or if mag-isa lang po kayong a-attend, same price po yun. So we will only have one day registration. So please, after the service, don't miss po the registration. Don't miss this, because binibigyan po talaga natin ng halaga ang family, because family is our first ministry. So if you want to know more of how we do family, ganyan, how to honor God in our family, I encourage you to please attend in our family talks. So yan. So now we will continue worshiping God in our finances. So before we give right now, let me first read to you from Proverbs chapter 3 verses 9 to 10. It says here, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. So last week po, we are stirred up to give our first fruit, our best. So, when we give our best or our first fruit, ano po ba yung nagagawa nun sa atin? We can see it in the next verse. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. So, our own context of barns and vats, siguro yung mga bank accounts natin, wallets natin, alkansya, yan, bank accounts, or kung may vault po kayo sa bahay, no? Yan po siguro yung mga, ano natin, our barns and vats. And if we will look at these things, meron po silang limit, even yung bank, eh, no? Pagka may limit lang kung how much yung protected doon. So, because of that limitation, nalilimit din yung how we view God in His generosity. But church, I want to encourage you right now that nothing can contain the resources that God has. Hindi po mako-contain ng bank account natin, ng alkansya natin, or ng wallet natin, or even ng anong kung saan natin tinatago yung every resource that we have. And God's heart for every one of us is ma-experience yung fullness nun. Fullness of His resources, the fullness of things that He have. And as our barns and vats are being filled, and pag po na-fill yun, for example, our vats yan, nag-overflow po yun. Once it overflows in us, hindi lang po yun magstay sa atin. God's heart for us is to overflow our resources, our finances. It is that way because hindi lang po siya nagstay sa atin. We honor God with our finances, we worship Him with our finances, and God uses us to dispense that to other people. No, para pong ano, tabo na nasa gripo, kapag ka nakabukas yon, aapaw. Parang ganun po. Yung heart ni Lord ganun, hindi nauubos. But if you will see, hindi naman po nagstay lang sa tabo lahat ng tubig. Tama ba? Lumalabas yon. So God will use each and every one of us to be a blessing to other people as well. When an overflow comes, it will keep spreading. Hindi po yun mako-contain. It does not stay in one place. And yun po yung promise ni Lord for us, that it is God's will and that is God's grace for us all. Yan. So, with that, let us pray. Yan. Lord, thank you for the abundance that you have promised us. Thank you, God, kasi despite of our how we view, God, yung resources mo, how limited it is, we know, God, we now know and confess that nothing, Lord, can contain that. And thank you, Lord, for you will use us to be channel of blessing to many people around us. And may you be glad, Lord, with the first fruits of our produce. In Jesus' name, amen. So before we give po, we will flash the screen ng ating few
Reminders for our online giving, we can go to Victory Laguna website, victorylaguna.org/give. And if you are using our online, please do not forget to sagutan po yung ating bit.ly/vcalambaonlinegiving or give the proof of transaction. Send an email to calamba@victory.org.ph so we can acknowledge your giving. And if you're giving through our offering box, yan po sa ating mga upuan, through our envelopes, please write the your complete details po, even your emails. And also, we encourage you to write your prayer request. If you have answered prayers, please isulat nyo din po, because we want to celebrate with you and we want to believe with you as well. And if you're writing a check, please make your check payable to Victory Christian Fellowship of Laguna. Okay, so with that, we will give you 1 minute to prepare for your giving. Of the Lord in the land of the living. How many of you know na even though may mga pinagdadaanan tayo ngayon, makikita natin yung goodness ni Lord dito sa lifetime natin. Amen. Mabuti ang Panginoon. Tama ba? Sabi sa verse 14, wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage. Wait for the Lord. Can we just bow our heads and pray for a moment? Father, we thank you, for you are our refuge, you are our stability.
thank you, God, that you are good. Panginoon, bagamat marami po sa amin ay may pinagdadaanan na hindi maganda, Panginoon, we can always look to you and say, thank you that we have a good, good Father. So dalangin ko po that as we talk about your word today, would you minister to us? Would you continue to move in and through us? And I pray that we will continue to see your miracles happen sa buhay namin at sa buhay ng aming mga pamilya. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, we can sit down for a moment. Yan. Bago po tayo pumunta sa pag-uusap about sa salita ng Panginoon, I would like to take this time and opportunity to give honor to whom honor is due. Today, we celebrate the faithfulness of God, but at the same time, we're also celebrating Mother's Day. So, paari ko po bang i-ask na lahat po ng nanay dito po sa ating 11 a.m. service, maari po ba kayong tumayo, lahat po ng mga nanay? Ayan, palakpakan naman natin ang mga magigiting na ilaw ng tahanan. Yan, ako po ay hindi magpe-pretend na naiintindihan ko po yung burden na dala-dala ng bawat isang nanay. Just looking at my wife, especially what we're going through now, I mean, the pain, the burden that the moms carry, sometimes it's too much to bear. And kaming mga husband, we can only provide emotional support. And of course, leadership, kasi yun yung call. Naalala ko nung nanganak yung asawa ko. Yun yung mga anay, pagkakataon na nakikita mo in pain yung asawa mo, pero wala kang magawa. Yung pwede lang kunin mo na lang yung pain, pero hindi eh. Talagang mga babae po yung tinawag ng Panginoon para mag-bear ng ganitong pain. And hanga po ka sa strength na meron ng bawat isa sa inyo. So again, palakpakan naman po natin ang mga nanay na nandito. And today, before I pray for you, we would like to just appreciate you as we call on the ushers, especially the students, to please come forward and give this small token sa ating mga nanay para lang po iparating yung ating appreciation sa inyo at ang ating pagpapahalaga sa ating mga nanay na nandito. Yan. Palakpakan naman po natin ulit yung mga nanay. Again, happy, happy Mother's Day. Yan. Can we all stretch our hands to the moms na nandito ngayon? We'll pray for them. And let's pray for them. Lord, maraming salamat po. For indeed, yung kabuuan ng pagmamahal mo sa amin ay never po namin makakomprehend kung isa lang aspeto yung tinitingnan namin. So Lord, you have loved us as a father, you have loved us as a friend, but at the same time, there's a nurturing love from you that can only be expressed sa mga nanay. So Panginoon, maraming salamat po sa bawat isang nanay na nandito. They are indeed a gift for each and every one of us. Thank you that our church community is strong because we have strong mothers here. So maraming salamat, God, for their life. We bless them today. I pray for long life, strength, comfort, even peace, even. I pray for such spiritual sensitivity that they will be able to lead their children, Lord, to you. Salamat, God. We praise you for their life. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Makakaupo na po tayo, mga nanay. Again, maraming salamat po sa inyo. Yan, what a wonderful time of prayer and worship, di ba? Pe-pray pa lang tayo, sinasabi pa lang natin yung goodness ni God. Marami sa atin, nararamdaman na yung healing. Sino sa inyo, may katabi kayo mukhang kailangan ng healing kasi talo warriors, di ba? So, iba dito, yung dito sila Jezreel, masaya to eh. O, palabasin na nga, de biro lang. So, hindi na mahalata na ano. No? But tayo, I still believe that the strength is in numbers. So, anyway, we are now on a series entitled Faith and Family. Sabi mo naman sa katabi mo, Faith and Family. Yan. Ngayong taon, naniniwala po tayo na, sabi nga natin, nung nag-start pa lang yung taon, di ba, yung theme natin, miracles. Ngayong taon, umi-eme tayo, di ba? Expect miracles every day. So, eme-eme lang. So, pinag-usapan po natin yung miracles in different aspects of our lives. And in this series, we are believing
for family miracles. Amen. Naniniwala po tayo na may milagro ang gagawin ng Panginoon sa ating mga pamilya. Kaya po last week, nakita po natin, we're believing for family salvation. Diba, sino sa inyo, meron pa kayong mga kapamilya na hindi pa nakakakilala kay Lord. Taas mo yung kamay mo. Yan, and you're believing God for family salvation. Nakita po natin yung kwento ni Noah, and Mark preached a very powerful message with teary eyes, di ba? Nakita natin doon na kung paanong importante yung salvation ng family natin. That our family is our first ministry. And today, we are going to look at the miracle of family reconciliation. Yan, reconciliation. Tinan mo yung katabi mo. O sabi mo sa kanya, bati na tayo. Yan. Reconciliation, yan po yung pag-uusapan natin today. And today, we're going to read from Genesis chapter 50, verse 20 to 21. With that, can I ask everyone to please stand as we read from the Holy Word of God. Sabi po dito, Genesis chapter 50, verse 20. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. So do not fear. I will provide for you and your little ones. Thus he comforted them and spoke kindly to them. This is the word of God for all of us this morning. Let's all for a moment bow our heads and pray. Father, we thank you. Salamat po sa iyong salita. Thank you, God, that the story, the narrative that we're going to read today, we're going to study, this is something na hindi lang po namin pagpupulutan ng aral. Ito po ay may kapangyarihan, Lord, para magdala ng pagbabago sa aming mga pamilya. So as we continue to believe for family reconciliation, dalangin ko po ngayon na buksan mo po ang aming puso, aming isipan. Marami po sa amin dito, alam namin kailangan namin to, but this is something that we have inano namin, passive na kami pagdating dito kasi ang tagal na, ganito pa rin po yung sitwasyon namin. But today, I ask for supernatural faith to be upon us, for us to continue to believe again, for miracles upon miracles, family reconciliation that will happen. At makikita po namin yung goodness mo, Lord, not just in our lives, but even in our families. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. Amen. We can now sit down for a moment. Yung family po na titingnan natin today, yung kwento, is actually the family of Jacob. But we're going to look at the story of Joseph specifically. Yan, si Joseph, hindi po siya yung leader natin dito, si Joseph Ancajas. Si Joseph po ay kilala sa Bible bilang the guy who had yung colorful cloak, yung jacket niya. Balita ako, tatak ng Adidas, pero maraming kulay. Oo. Colorful yung kanyang jacket. Ito daw yung kauna-unahang hegemon, di ba? Suot-suot niya yung Can you imagine that? Pero he was not just known for his cloak of many colors. He was also known as Joseph the Dreamer. Tama. Ito po yung nananaginip na hindi naman siguro nang gising. Di ba? May makakalala ba kayong ganun? Yung pagka, parang lagi ang dami iniisip. Diba parang laging may mga kung saan-saan nakakarating sa isip. Hindi po ganun. Si Joseph, ang nangyayari, nananaginip siya ng dreams na nanggagaling kay Lord. Tapos it tells them something about what's gonna happen in the future. Now, isa pang interesting fact dito kay Joseph, that though for all the patriarchs, si Abraham, Isaac, Jacob, lagi yan nababanggit, diba? Abraham, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, yung pong kwento nila, wala pong sinabi kapag ka pahabaan. O si Joseph yung may pinakamahabang patriarch na kwento sa Bible. 14 chapters, makikita mo yung kwento niya from chapter 37 hanggang chapter 50. Can you imagine that? So ganung kwento. Tapos of all the patriarchs, si Abraham, si Isaac, si Jacob, lahat yan may mga kalokohang ginawa. Pag tinignan mo yung buhay ni Joseph, eto na siguro yung Bible hero na parang halos walang ginawang blunder. Oo. Yung parang, of course, wala naman perpekto. Di ba? Wala naman. Pero lahat ng hindi maganda kay Joseph, lahat assumption lang eh. Sabi nila, mayabang daw si Joseph. Pero assumption lang yun. Wala naman sinabi dito eh. Siguro, pero pag nakita natin, napakaganda ng kwento ni Joseph, pero yung pinagdaanan niya, hindi masyadong madali.
Now, yung pong binasa natin kanina, that's toward the end of his story. And simulan natin in verse 20. Sabi dito, as for you, you meant evil against me. Yung kausap po ni Joseph dito, it's a dialogue between him and his brothers, yung mga anak po ni Jacob. Labing dalawa po silang magkakapatid. So, sino po sa inyo meron ditong ano, yung maraming kapatid, taas mo yung kamay mo, yan, yan. Sampu. Sino dito umabot kaya 10 magkakapatid? Yan. Pero ba, mas mahigit pa sa 12. Yan. O, yung mother-in-law ko po, ano eh, 14 sila magkakapatid, pang number 13 yung mother-in-law ko, di ba? Walang sinabi to si Jacob. Pero, just to give you a family background nito, kaya po sila ganun kadami kasi 4 po yung kanyang asawa. Well, technically, 2 lang. Tapos yung 2 maid servant no kanya asawa. Lilinawin ko lang po, ha, hindi ko po ini-endorse dito na dapat 4 yung asawa mo. Hindi porke nakikita natin sa Bible na may mga ganung example, hindi po natin dapat yun tularan. In fact, ang dami po naging problema nitong pamilyan to kasi nga 4, di ba? Kala niya siguro, di ba, sky flakes, 4 na, mali, may magic flakes yun, 4 dapat. Pero ito, dapat isa lang. Sabi mo sa katabi mo, isa lang. Isa lang, di ba? Isa lang dapat. So, to give you a background, ito. Oh, dito sa kanyang unang asawa. Oo. Si Leah. Ito yung nagsabi ni ako, legal wife. Ito, si Leah. Ang kanilang kauna-unahang anak, ang pangalan ay Reuben. Yan. O, si Reuben, kilala siya bilang, ano, bilang aggressive, impulsive. Yan, tignan mo yung katabi mo. Sino sa inyo may katabi kayo mukhang impulsive? Yung laging salubong ang kilay. Parang laging palaban. Yan, si Reuben yan. Yung pangalawa, si Simeon. Yan, si Simeon, wala namang masyadong special kay Simeon, pero isa to sa mga pasimuno nung paghulog kay Joseph sa balon. So, si Simeon. Yung pangatlo, si Levi, si Captain Levi, no? Hindi ito yung sa anime. O, pero ito yung naka-invento ng pantalon. Hindi, biro lang. Si Levi, ito yung ano, dito nagmula yung priest lineage. Si Moses, si Aaron, ito yung kanilang ancestor, si Levi. Yung pang-apat nilang anak, si Judah. Ito ang pinakasikat sa kanila. Si Judah, sa lineage ni Judah, lalabas si King David at saka si Jesus Christ. So sabi dun sa blessing kay Judah, nasa iyo lagi yung scepter. A king will come from your lineage. Now, nag-skip ng konti, mamaya yung dalawang huli. Ang sumunod ay si Dan. Espino siguro apelido nito, no? Ka-churchmate natin. Hindi, si Dan, special sa kanya, there was a city named after him. The city of Dan, syempre, named after him nga eh. Yung next dito, si Naphtali, nakalagay dyan yung mga meanings ng name nila, no, wrestling. What's interesting sa kanya is that in his lineage will come the very best of warriors. Di ba? Dito sila Curry, sila no, warriors eh. So ito yung magagaling na lumaban. Yan. Tapos, of course, dito kay sa Zilpha, sa handmaiden ni Leah, nagkaroon ng anak si Jacob na ang pangalan ay God. Oo, ito yung oh my, yan, si God. Tapos, yung next, si Asher. Diba? Asher, singer to, by the way. Si Asher, ibig sabihin ng name niya, blessed. What's interesting, dito kay God at kay Asher, si God kasi, siya yung ano, nagsettle na malapit dun sa coastline. Oo, malapit sa karagatan. Tapos si Asher, known naman yung kanyang tribe bilang ano, pagiging prosperous. So, nandito yung mga team payaman. Itong dalawang to. Yan, tingnan mo yung katabi mo. Yan, hindi ikaw yun. Sabihin mo, hindi. Ito yun, si God at saka si Asher. Tapos, balik tayo dun sa una. Ayan na, si Ishkar. Si Ishkar naman, mainly yung kanyang lineage, mga agricultural tribe. Mahilig magtanim. So, ito yung original na plantito. Yan, tapos si Zebulun. Si Zebulun naman yung nagpauso ng commerce and trade dun sa kanilang nation. So ito, negosyante to. So kanina, Team Payaman, ito, yan, mahilig mag-isip ng negosyo. Tapos ito na tayo, dun sa bida, dun sa kwento natin ngayon. Yung dalawang favorite. Tingnan mo yung katabi mo. Meron ba dito kayo yung favorite? Ikaw, isa ka lang eh. Ito, favorite. Favorite. Si Joseph. Ito yung paboritong anak. Yan. Si Joseph yung binigyan ng colorful cloak at at the same time, yung kanyang bunso,
si Benjamin, masyado pa siyang bata nung nangyari yung incident kay Joseph. Pero isa din tong favorite din to na anak, at sa kanya po nang galing yung lineage naman ni King Saul. So yan, iba't ibang personality nito mga to, at eventually lahat sila naging patriarchs, at sila po yung nag-lead sa tribe ng Israel, naging nation sila. Pero can you imagine, there was once a time na mga bata sila na nag-aalitan kung sino maghuhugas ng pinggan, nag-aagawa ng laruan, tapos nagsisipaan. Tapos yung may bunso, na-imagine ko lang, no? Si Benjamin, tay, tatay, si kuya, ako na naman, lagi na lang ako, yung mga ganon. Can you imagine yung alitan dun sa family? Now, we can see here that each family member have different personalities. Sino sa inyo yung mga kapatid nyo, hindi nyo kaparehas ng personality? Meron ba sa inyo kayo yung extrovert sa family? Yan, wala. Puro introvert nandito. Oo. So, sa inyo, introvert kayo. O wala rin. So, ano ka? Iba't ibang personality. But here's the thing. Oh, listen to this. Each family member has different personality, but at the same time, different brokenness. You have to understand this. Bawat isang family member, iba't iba sila ng pinagdadaanan, iba't iba sila ng pag-iisip ng personalidad, tas iba't iba sila ng brokenness. Now, because merong brokenness ang bawat isa sa kanila, just like every family, family mo, family ko, family natin lahat, family nila, lahat po ng family may issue. Sabi mo sa katabi mo, issue. Hindi tissue, issue. Lahat may pinagdadaanan, lahat po meron ding family brokenness. Pag tinignan mo sa family nila, kitang-kita naman dito kung ano yung problema. Di ba? Meron siyang favoritism. Pero pagka tinignan mo, pinag-aralan mo, di mo masisi. Kasi yung tatay ni Jacob may favorite din eh, tapos hindi siya yung favorite. Kung maalala mo, ang paborito ng tatay ni Jacob, si Esau. Di ba? Kasi may hilig siya sa yon. Oo, tapos si Jacob, parang tingin niya dito, malambot eh. Pagka tinignan mo yung kwento, ganun. Parang ito, ang gusto, nasa bahay lang. Ito, nag-hunting dito ko. Dahil doon sa favoritism na yon, ngayon si Jacob, nasalin din niya yun. May favorite din siya sa mga anak niya, si Joseph. Tapos, hindi lang yon. Si Lord, he gave a vision, a dream kay Joseph. Tapos, the way Joseph handled it, meron mo sinabi niya sa mga kapatid niya, oy, alam niyo na nag-iinip ako. Darating daw yung panahon. Lahat kayo, ikaw, kuya, ikaw, ikaw din. Lahat kayo, pati si nanay at si tatay, luluhod raw kayo sa akin. Eh, paano ka ba naman sinabi mo na ganun? Diba, tapos ito pa, binigyan pa ng colored coat, diba? It's as if paglalabas siya, every time magkakasama sila magkakapatid, obvious kung sino favorite. Diba, yung sa mga magkakapatid, isa lang yung laging may bago. Tapos yung mga iba, hand-me-down pa. Tapos ito, imaginein mo. Ganon, kitang-kita mo yung brokenness doon sa ano nila. And I guess, siguro medyo mayabang yung pagkakabato ni Joseph tungkol sa kanyang dream. But what do you expect? He's a child. Tama ba? Every family has its own issues. Sabi nga dun sa next line ng verse na yon, as for you, talking about the family, you meant evil against me. Oh, ito na tayo. Ano yung ginawa nila kay Joseph? Kwento ko na lang, pero mababasa mo sa Genesis 37:18-28. Sabi ni Jacob, Joseph, dala mo na mga pagkain, yung mga kapatid mo, nandun sila sa ano, nagtatrabaho habang ikaw nagpapasarap ng buhay. So, dagdag ko na lang yun. No? Tapos si Joseph, lumabas siya. Tapos malayo pa lang si Joseph, nakita na siya ng mga kapatid niya. Eto na. Sabi, eto na yung favorite. Eto na yung ano. Eto na yung mayabang. Ano, patayin natin. Can you imagine? Umabot na sa mga, sino sa inyo sa mga magkakapatid na naranasan nyo na yon? Yung may pinagplanuhan kayong patayin. Eto, pinagplanuhan talaga nila. Tapos ito pa, syempre, panganay. Sino dito yung panganay? Panganay, yan. Now, yung panganay, syempre, sabi niya, wag natin patayin. Wow, bait, di ba? Mabait yung mga panganay eh. Panganay kasi ako eh. Tapos, sabi ni Ruben, wag na natin patayin, tapo na lang natin sa balon. Pero yung balon, walang tubig. Pero ito matindi, pag binasa mo yung kwentong yan, si Ruben, meron siya iniisip. Iniisip niya na kapag umalis yung mga kapatid niya, i-rescue niya. Parang ambay talaga, no?
Pero pag tinignan mo mabuti, kaya niya gusto i-rescue si Joseph kasi ipipresent niya kay tatay. Tapos sasabihin niya, yung mga yan, sasama na ugali. Ako lang hindi. Para favorite na rin siya. Loko rin, no? May mga kapatid ka bang ganun yung merong parang lagi may plano? Eto. Tapos ito pa matindi. Sa isa sa mga kapatid niya, I think it was basta one of them, one of the older guys. Ano, nung nakita na pagkahulog kasi kay Joseph sa balon, kumakain sila. Pinag-usapan siguro nila anong gagawin. Tapos kinuha nila yung cloak, tapos ibabalik nila dun sa tatay, sabihin nila patay na yung kanilang kapatid. Sabi nung isa, total may kalokohan na rin naman tayong ginawa. Pagkakitaan na rin natin. Di ba? Loko-loko talaga, di ba? Sabi niya, benta natin tong kapatid natin para kumita tayong pera. Meron ka ba kapatid na ganun? Yung gagawa na lang din tayo ng mali, sagad-sagadin na natin. Ito yun. So grabe, binenta nila sa Ishmaelites. Di ba yung mga Ishmaelites, party yan ng mga, ano, yung mga tao dun sa Canaan, di ba? Yung the Jebusites, cellulites, termites. Yan yung mga yan. So the Ishmaelites. Makita mo dito, evil. You can see that every family deals with brokenness. Here's the thing. Because every family member is sinful. Alam mo, lahat ng pamilya natin merong issue. Lahat ng pamilya natin meron tayong brokenness. At tayo mga Pilipino, hindi natin gusto pinag-uusapan yan pagka-issue ng pamilya. Pero ang realidad, lahat tayo meron nan. Alam mo kung bakit? Kasi bawat isang tao, kahit na sino sa atin, we are sinful. What do you expect pag pinagsama-sama mo isang grupo ng mga sinful na tao sa isang bubong? Brokenness will come out. The question na lang is, are we actively dealing with it or are we passive about it? Balik doon sa verse na yun kanina. Verse 20, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Ito yung matindi kay Lord. Si Lord in control. Si Lord sovereign. Dahil sovereign at in control si Lord, here's the thing, if you're gonna fast forward the story, marami masyadong detalye yung kwento, pero umabot dun sa point that Joseph had a chance to interpret yung dream ni Pharaoh. Kasi kaloko-loko yung buhay niya, no? Ups and downs, tapos umabot dun sa point, nakulong siya, tapos sabi niya dun sa kaibigan niya na cupbearer, uy, pagka nakalaya ka, alalahanin mo ko, ha? Tapos nakalimutan siya for 2 years. Sino sa'yo nakakalimot kayo ng kaibigan for 2 years? Nag-reply ka after 2 years. Ganun yung nangyari. Tapos, nung naalala nung kaibigan niya, uy, si Pharaoh may dream, hindi ma-interpret, pero ikaw na-interpret mo yung dream ko. Baka ikaw kaya ma-interpret. In-interpret ni Joseph, then finally, si Joseph, he was recognized by Pharaoh as a man of wisdom, a man with God. So, anong nangyari? In-appoint ni Pharaoh si Joseph as an overseer of Egypt. Can you imagine that? Dati slave lang, tinapon-tapon ng mga kapatid, tapos ngayon, siya na yung namamahala sa Egypt, second only to Pharaoh. Tapos, during the 7 years of abundance, which is, by the way, the dream na meron si Pharaoh, dadating daw yung 7 years na abundance at 7 years na famine, si Joseph, dahil nakita niya in advance, nagkaroon siya ng pagkakataon mag-prepare. Tapos dahil prepared si Joseph, tapos siya yung overseer ng Egypt, what happened was, Egypt became the central repository for food. Sila yung naging, ano, sila lang yung may pagkain. Therefore, sila yung may kakayanang mamigay sa ibang nation. Dahil sa proactive measure na yun, it ensured that Egypt will have enough resources. And dahil may enough resources ang Egypt, people from various regions, other nation came to Egypt for food, including yung family ni Joseph. Can you imagine that? How God is in control of things? Yung mga things na nakikita natin na hindi maganda nangyayari ngayon, who knows what will happen? Hindi naman natin, wala tayong kakayanan na makita yung overarching na kwento eh. Ang meron lang tayo context, yung past. Pero di natin makita yung future, si Lord kita niya yun. Here's the thing, no matter what evil man brings, God can use it for good. Church, I do not know what unspoken evil yung pinagdadaanan sa bahay.
And I've heard so many stories. Meron nakakaranas ng abuse even in their own families. May nakakaranas ng tremendous, tremendous, tremendous brokenness. And I'm not in any way belittling those things. But at the same time, just want to say that no matter what evil man brings, God can use it for good. Only God can turn malevolence into benevolence. And si Joseph, he didn't romanticize yung ginawa ng mga kapatid niya na, oh, baka naman hindi nyo minimin. Hindi, he called it eh. What, you mean evil? Pero yung evil na ginawa nyo, God turned it around and used it for good. Pretty much what this verse is saying. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose. Kahit ano pa yung pinagdadaanan mo ngayon, God can use it and turn it into something good because God is in control. So what did exactly happen? Ano ba yung nangyari nung time na yon? In verse 20, sabi, di pa rin tayo maalis dito sa verse na to, no? As for you, you meant evil against me, but God meant it for good to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Know what I realize? If Jacob's family did not come to Egypt and live there, they would have perished dun sa famine. Nagkandamatay silang lahat. Now, just in case nag-survive yung family ni Jacob during famine, hindi sila lalago and they would have been assimilated by the Canaanite community, tas hindi magkakaroon ng nation of Israel. That's what happened back there. I realized that only by coming to Egypt could their family be preserved and grow into a distinct nation. Church, I do not know what Egypt you are in right now. May mga pinagdadaanan ka, bakit kailangan namin daanan to, Lord? But could it be that when you look at it, because God is in control, what seems to be a diversion from the vision can actually be a preparation for you so that you can reach your destination? Uy, magkakatunog, no? Yo. Imagine, if Joseph's brothers did not sold him to the Ishmaelites, then Joseph would have never come to Egypt. If Joseph never went to Egypt, he would never have been sold to Potiphar. Kung si Potiphar hindi niya na-meet, so hindi niya mamimit yung Potiphar's wife, hindi siya matetempt at mag-a-accuse ng rape. Can you imagine, na-accuse siya ng rape? If Potiphar's wife never falsely accused Joseph of rape, then Joseph would not have been in prison. If hindi nakulong si Joseph in prison, hindi niya makikilala yung baker at saka yung cupbearer. Kung hindi niya nakilala yung cupbearer, hindi niya ma-interpret yung dream ni Pharaoh. Kung hindi niya na-interpret yung dream ni Pharaoh, lahat sila nagkandamatay dun sa famine. Kung nagkandamatay sila dun sa famine, walang nation of Israel. Kung walang nation of Israel, walang Messiah. Kung walang Messiah, you're still in your sins. You see, God is sovereign. We will never understand the totality of what God does. But just in case the Lord allowed a trial to persist in your life, could it be that the Lord is preparing you for something great? Ang tanong, will we continue to trust God despite our challenges? I want to encourage you today, we may not understand what we are going through today, but we can trust that God is good and God is in control. Amen? But let me tell you this. Though God is in control, though God is ultimately in charge of everything, it won't happen, yung reconciliation, if Joseph did not respond and choose to forgive. In fact, there is no account kung kailan pinatawad talaga ni Joseph yung mga kapatid niya. Maybe pinatawad niya ng maaga. Maybe kakatapon pa lang sa kanya, pinatawad niya agad. But we can see that Joseph pursued both forgiveness and reconciliation. Lilinawin ko lang po, oftentimes we confuse forgiveness with reconciliation, especially as Christians. But let me be clear, forgiveness is only a part of reconciliation. Nandyan talaga yung forgiveness, pero kailangan tumawid yan sa reconciliation. Let me give you an illustration. Let's say, for example, merong married couple, tapos yung husband is an abusive partner.
meaning abusive, verbally, physically. Now, the wife, kahit ma-disciple, tas the wife chose to forgive, how many of you know na unless magbago yung husband, unless tumigil ng pangbubugbog yung husband, hindi magkakaroon ng reconciliation. Tama? Oftentimes, tayo mga Kristiyano, ang thinking natin, tinawag tayo ni Lord sa buhay na ano, na kapag ginawa ka ng kasalanan, di ba, pag sinampal ka, harap mo yung kabila, pasampal ka na rin. Now, while there is truth in that we should not take revenge, the Bible calls us into repentance. In order for reconciliation to happen, yes, forgiveness is important, pero kailangan may magbago sa setup. Tama ba? Kasi hindi mangyayari yung reconciliation kapag ka walang nagbago. Si Joseph, nakalimot na to. Yung pangalan nga niyang anak niya, si Manasseh, makikita mo din sa Bible. Sabi dito sa Genesis chapter 41:51, Joseph called the name of his firstborn, Manasseh, for he said, God has made me forget all my hardship and all my father's house. Yung pagtapon sa kanya, masakit pa din. Pero nakalimutan na niya, malamang dito sa point na to, napatawad na niya. Pero did you know, na nung point of reconciliation, tinitest niya pa rin yung mga kapatid niya. Bakit niya kailangan itest? Read the story, it's a wonderful story na makikita mo, tinitest niya pero binibless niya. Bakit niya kailangan itest? Para makita niya, abusive pa rin ba itong mga to? Loko-loko pa rin ba itong mga kapatid ko? Kasi kailangan may change na nangyari bago magkaroon ng reconciliation. Ang nakakalungkot, many of the people, especially Christians, we hinder actual reconciliation because we water down sin. Alam mo yung mga sinasabi natin na okay lang yan eh, anak ko yan eh. Boys will be boys. I mean, sin is sin. Let's call sin for what it is. It's sin. Kailangan merong magbago. Sin is a big deal. Sin drives a wedge between relationship and hinders true fellowship. Si Jesus, pwede naman patawarin ni God lahat eh. Pero Jesus had to deal with our sin first para tayo maging accepted sa presence ni God. Bakit pa kailangan mamatay ni Jesus? Eh si God naman pala mapagpatawad. Kasi kailangan may reconciliation na mangyari. Yun yung ginawa ni Jesus. Huwag natin maliitin yun. Let's call that out. Let's identify even in our lives. Bakit ba hindi maayos yung family ko ngayon? Meron bang sin na nagpo-persist? We have to identify that because only when we identify sin can we deal with it. You see, repentance, friends, is a necessary step towards reconciliation. Let me give you an example in the Bible. Contrast yung family na to ni Joseph, ni Jacob, sa family ni David. You see, David was known as the man who killed Goliath. Oo, tama, Uriah, pinatay din naman niya in a way. Pero si Goliath, kilala si David, yung bata na ruddy, na gwapo, na boom, slingshot sa ulo ng ano. Pero David was also known as the man after God's own heart. David was a worshiper, tremendous, tremendous worshiper, arguably the best king in Israel. But did you know? Na pag tinignan mo yung family life ni David. May anak si David, ang pangalan, Amnon. Yung si Amnon, ni-rape niya yung kanyang kapatid. Tapos dahil ni-rape niya yung kanyang kapatid, si Absalom, pinatay niya o tinry niyang patayin si Amnon, tas lumayas, nagtago. Now si David, instead of correcting the behavior of his children, at least to the biblical account, did nothing. Tapos eventually, si Absalom bumalik, nag-kudita, tapos gusto niyang patayin si David. Can you imagine? Because of passivity, na hindi niya in-address yung nandun sa family niya, eventually, those sin blew up in his face. Now, here's the thing. Kay David, by never dealing with any of the son's sins, there never was any reconciliation. Only pacification. Di ba, napapanood mo madalas dun sa mga movies na hinahayaan lang na magulang na yung mga anak nila, killer na. Oh, parang napanood mo lang ito kahapon eh, no? Killer na, hindi, okay lang yan. Anak ko eh. Never addressing sin. Tapos,
Nasusurprise pa kapag ka may nangyayari hindi maganda. Now here's the thing. I do understand that it's hard. Kasi, and this is just a speculation, probably the reason why David did not address the sin, kasi nakita niya siya din ganun. Sino sa inyo may mga anak kayo na ano, na cute? Wala, so, wala tayo anak na cute. Yun, meron naman. So, may tatlo dito, anak nyo cute. Meron ba sa inyo yung anak nyo, pagka tinitingnan nyo, medyo na ano ka, nagugulat ka kung paano kayong pareho? Yung lakad na lakad pa lang, ikaw na. Di ba yung naglalakad na gano'n para ikaw, kung ako to ha. Tapos minsan nakakatuwa, tama. Minsan nakaka-frustrate. Kasi even yung mga hindi okay sa'yo, nakikita mo sa anak mo, sino sa inyo gano'n? Ayaw nga, men. Di ba yung pag hindi sumunod sa'yo, naalala mo bigla, parang nag-flashback, di nalaka sa nakaraan, ganyan din ako sa tatay ko. Tapos parang ikaw, Pero di mo maibuhos kasi ikaw din ganon. Yun yung problema. Because of our own brokenness, we tend to tolerate various sins and unhealthy relationships. Yun yung challenge. Eh kasi lumaki na ako na ganito eh. Eh kasi ito na yung pinagdaanan ko eh. Pero here's the thing. The reason why I'm telling you this, because if you have Jesus in your life, you can break the cycle. Diba? Jacob, may favoritism. Tatay niya, si Isaac, may favoritism, pero kay Joseph. Hindi mo na makita. Kasi nabibreak yung cycle. If there's a sin in the family, an issue na paulit-ulit, maybe the reason why you're here right now and you're hearing this message is the Lord is going to use you to break the cycle. Could it be na kailangan muna natin tanggapin yung forgiveness ni God sa atin so that tayo we can move forward. At hindi natin hinahayaan yung sin mag-persist just because nakikita natin ganun din tayo dati. Binago ka na ni Lord ngayon. The old has gone, the new has come. Here's the thing. In order for reconciliation to happen, we may need to let God work in our heart first. Then trust that God will work in the heart of the other person also. Church, we recognize only God can change people. Si Lord lang naman nakakapagbago sa tao. Pero ang tanong, tayo ba pinagpe-pray pa ba natin yung pagbabago? O umabot na tayo dun sa point na dahil may problema yung pamilya natin at dahil taon na rin namang may problema, naging passive na tayo, yamo na lang. Total, ganyan na eh. Matagal na kaming ganito eh. Babaguhin ko pa ba? Could it be that the Lord is calling us back again to believe for miracles? Believe for reconciliation? Balikan ulit natin yung mga prayer natin ng reconciliation. Kasi yes, we have talked about God's sovereignty. And at the end of the day, God is in control. Pero pakiusap ko sa atin, don't use God's sovereignty as an excuse for passivity. If you see something, I am not in any way saying, address mo agad ngayon. Pastor, tatayo na ako. Sabihin ko yung nanay ko, tatay ko. Hindi ko sinasabing ganon. Pero are you still praying about it? Do you still desire na magkaroon ng reconciliation? Or are we passive about it? Ay, in control naman si Lord. Totoo, in control si Lord. At the end of the day, kung anong gusto niya, yun yung mangyayari. Pero please, if family is important for us, and it is as a church, then as a community, we should believe God for family reconciliation. Napakadami pong broken families sa mundo. I've talked to a person, sabi niya, hindi ko ma-picture kung ano yung maayos na marriage. Kasi yung buong angkan ko, lahat hindi maayos yung marriage. So yung bata ayaw na. Can you imagine? Tayo, may Diyos tayo sa buhay natin. We have an opportunity to not, well, we're not perfect, but we can allow God to move in and through us. Na ayusin niya yung puso natin, ayusin niya yung pamilya natin, so that makikita na ibang tao may hope. Meron pang maayos na pamilya sa mundo. Amen. You see, Genesis 50, verse 15,
five verses before yung main text natin. Sabi ito, when Joseph's brothers saw that their father was dead. Ito na, namatay na si Jacob. They said, it may be that Joseph will hate us and pay us back for the evil that we do to him. Tama naman, di ba? Baka bawian tayo. Wala na si daddy eh. Wala na pipigil sa kanya. So they sent a message to Joseph. Padala sila letter. Saying, your father gave this command before he died. I do not know if Jacob really did give this command. Sabi dito, say to Joseph, please forgive the transgression of your brothers and their sin because they did evil to you. And now please forgive the transgression of the servants of the God of your father. Diba, gumawa na sila ng paraan. Siguro may kapatid pa sila. O, i-forge mo yung pirma ni tatay. Kumari, siya sumulat nito. O, kaya ko yung sulat niya. Kaya ko yung pirma niya. Kumukupit ako dati. Tapos ito na, binigay na. Tingnan yung reaction ni Joseph. Joseph wept when they spoke to him. And I imagine, alam mo yung, tingin nyo ba, hindi ko pa kayo napatawad? Alam mo yung, basahin yung kwento as in, si Joseph, the moment pa lang eh, na nakita niya yung mga kapatid niya eh. Pumunta na agad siya sa kwarto, umiyak muna siya doon, tapos nag-makeup ulit, tapos lumabas, tapos kumwari wala nangyari. Ganon-ganon yung nangyari kasi, ang sakit sa kanya nito, tingin nyo ba? Hindi ko pa rin kayo napatawad after 22 years. Tapos sabi dito sa verse 18, his brothers also came and fell down before him. Can you imagine the scenario? Yung mga kapatid, nagluhudan kay Joseph. Tapos, behold, we are your servants. Now, I understand that some people will say, ah, this is out of fear and desperation. But, take note, ang layo na nila from the kids na nag-decide itapon si Joseph. Imagine, with their pride, they would have never done this. Tama, di ba? So, makikita mo dito, it may be out of fear initially, but tong ginawa nila, them staying and asking for forgiveness is indicative of the change that had happened in their heart. May nabago na sa puso nila. Tingnan yung response ni Joseph dito. But Joseph said to them, do not fear, for am I in the place of God? I mean, if anyone could have been justified kapag gumante, I mean, siguro si Joseph na yun. Joseph is in the authority. O ako yung may pera, ako yung may trabaho. Pwede niya isumbat. Pwede siya gumante. But instead, do not fear. For am I in the place of God? Joseph understood. Everything is forgiven. Kasi kung may kailangan maghigante, hindi ako yung maghigante. Vengeance is mine, says the Lord. Tingnan mo yung ano, change sa heart ni Joseph dito. Now, malaki ito kasi pag tinignan mo to, actually pag tinignan mo yung buong narrative, laging kasama ni Joseph si God. Pero hindi laging ano, maayos yung response ni Joseph. There was a time na instead of trusting God, sinabihan niya yung ano, yung cupbearer eh. O alalahanin mo ako, gumagawa siya ng padulas eh. 'Di ba? Pero right after nung ano, nung ginawa niya 'yun, sarili niyang diskarte, ano nangyari? Kinalimutan siya. Pero nandito, na nagtatrust na siya ulit, grabe yung ginagawa ni Lord sa buhay niya. Now, my point is this. Heart transformation is necessary for true reconciliation to happen. Yung transformation na hinihingi natin, it's both in us and in the heart of our family member. As I close, you can see in verse 21 how whole or complete yung forgiveness na binigay ni Joseph. Sabi niya dito, do not fear. I will provide for you and your little ones. Thus, he comforted them and spoke kindly to them. Imagine mo, siya na yung ginawa ng masama. Then finally, nung nangyari na yung forgiveness and reconciliation, what an intense scenario between Joseph and his brothers. We can see here, the reconciliation, the miracle of reconciliation was complete after 22 years. Ano yung tsura nito sa buhay natin? Two things as an application. Una, trust in God's work of transformation. Do you still trust God that He's working in the heart of your family member? Or how about trust God
to work in your heart? Or are we passive about it? Na, hindi na. Okay na ako eh. Na ako mag-uusap. Trust in God's work of transformation. But, and at the same time, yung one-two punch nito, pursue forgiveness and reconciliation. When we say forgiveness, forgiveness can be done today. You can decide to forgive. Whatever it is na pinagdaanan mo, you can decide to forgive. I'm not saying that the pain will immediately go away. In fact, even after 22 years, ngal-ngal pa rin si Joseph nung nakita niya yung mga kapatid niya. So, hindi ibig sabihin nito. By the way, hindi ibig sabihin na umiiyak ka pa. Ibig sabihin, hindi ka healed. Hindi. Yung sakit, nandyan pa rin. Pero you can trust the Lord's work in your heart. May healing. You can choose to forgive now, but your reconciliation, please hear this. I am not in any way saying na puwersahin mo yung reconciliation ngayon. Kasi if you think about it, if the reconciliation happened early on, baka hindi sila na-reconcile. But, huwag mo rin naman patagalin. Mag-respond ka dun sa ginagawa ni Lord. May timing eh. Tapos yung timing, hindi yan sa kung nakangiti na siya o hindi. Ang timing, si Lord yung mag-lead sa'yo. And when the Lord opens yung door ng reconciliation, step out in faith and be reconciled. Sometimes yung reconciliation, kailangan mo baba. Most of the time, kailangan mo baba yung pride. Pero if family is really worth it, then we have to fight and pursue reconciliation. Amen? Now again, as I close, yun nga eh, nagsimula lahat to dun sa dream, tama ba? Dun sa vision na binigay ni God. The vision that was intended for salvation caused division in the family. And 22 years have passed. What seemingly seems to be a diversion para kay Joseph was actually a preparation for him. Inihanda pala siya ni Lord for the reconciliation. Approximately 22 years. Imagine if maagang dumating yung vision. And this was a picture of what God will do even in us today. The vision na binigay ni Lord, He fulfilled that through reconciliation. Reconciliation ng family ni Joseph at saka ni Joseph sa mga kapatid niya. And yung ministry na to, reconciliation, this was the very thing na pinaglaban ni Jesus Christ. God forgave us through what Christ did. Forgiveness and reconciliation happened when Jesus came down here on earth. And when Jesus ascended, He gave us, His people, the ministry of reconciliation. You know what, church? It has always been God's heart to save us and to reconcile us. And dahil yan ang puso ng Panginoon, salvation and reconciliation, we can believe God for miracles of family reconciliation. Why? Kasi alam natin yun yung puso niya. Kaya nating maniwala. Now, I understand, maybe for some of you, you're like Joseph. You have experienced unimaginable maltreatment from your family. My prayer is that you will be able to find in your heart to forgive. And I pray that the Lord will empower you to be reconciled. Maybe you have identified with Joseph's brothers. Hindi ikaw yung inape. Pero nakakahiya man sabihin, yung iba sa atin, tayo yung nangape. I pray that you will find forgiveness in your heart because the Lord already forgave you. Pinatawad ka na ni Lord. And I pray that the Lord will empower you so that you can begin to pursue reconciliation. But I realize at the same time, maybe for some of you, you're like Benjamin. Masyado ka pang bata nung nangyari yung kasalanan. Tapos, wala kang kinalaman dun sa cause, pero nagsasuffer ka dun sa effect. Tapos pag nakikita mo, kagulo na yung family ko, pero wala naman akong kinalaman dito. But you know what? Just like how the Lord used Benjamin, si Benjamin yung sinabi ni Joseph eh, na dali nyo dito yung bunso. Just like how the Lord used Benjamin for them to be reconciled, I pray that the Lord will use you to bring reconciliation in your family. Church, let us continue to believe for family restoration. Amen?
You see, a couple of months ago, I think it was 2 months ago, I met with a couple na ano, for a dinner. Sabi nila, ano, they wanted me to hear their story. And this couple was actually separated for 10 years. Can you imagine that? 10 taon na magkahiwalay. Tapos the both of them, yung isa nagkaroon na ng partner, yung isa nagkaroon na rin ng partner, pero hindi sila nagkaanak dun sa partner nila. Tapos 10 years, can you imagine 10 years? Meron ka ng sarili mong buhay nun. Iba ng address mo nun eh. Iba na, the habits that will be formed sa'yo na wala yung partner mo. I mean, 10 years is a long time. Now for 10 years, ang hindi nila alam, the Lord was working in their heart for 10 years. Yung babae na plugged in siya sa church community, na disciple, na discover niya yung gifts niya, tapos she's active in serving. Tapos yung lalaki, 10 years, one time, merong nabasa sa Bible sa Ephesians. Sabi doon sa verse na nabasa niya, tingnan niyo, grabe mag-work si Lord. Pagtingin niya doon sa Bible niya, what God has joined together. Yun yung mismong verse, let no man separate. After no, nag-iba na lahat. What God has joined together, let no man separate. What God has joined together, let no man separate. I'm sure in those 10 years, nakita nito sa puso niya na magpatawad. And in those 10 years, nakita rin nito sa puso niya na magpatawad. Pero they were waiting for that, the hand of God to bring them together. And after 10 years, one decade, the Lord brought them back together. And right now, they're actually in our church community. Right now, they're believing God for their next miracle. Pag-pray na si Lord. Pag-pray na sila kay Lord ng sarili nilang bahay. Can you imagine that? How many of you know that with God and His grace, anything can happen? Amen? God is good. It has always been His heart to save and to reconcile. Ang question na lang is, are we still believing in it actively? Amen? Can we all bow our heads and pray right now? I want to pray for two things. Una, we're going to pray for heart transformation for you and your family member, whoever that is. We're going to pray for God to transform our hearts. Because without that, reconciliation would not be possible. Pangalawa, we're gonna pray for family reconciliation or family restoration. Or I'm gonna challenge you to continue to believe for a family to be restored. Let's pray right now. If you're that person, you're saying, Lord, kailangan ko ng heart transformation, but I acknowledge na hindi po ako talaga yung magbabago sa akin. Hindi kaya. Or you're praying, the Lord, I pray that you will transform yung heart nung whoever that is. And maybe it is not, hindi na para ma-restore pa na magkasama kayo. Kasi there are some instances na wala talaga, hiwalay na eh. Pero how many of you know that the Lord can still save that person? Amen. Let's pray for that. If you're that person, you're saying, Lord, I'm praying for a heart transformation for me. That person, my family member, as all eyes are closed, all heads are bowed down. Can you raise up your hand? I pray for you. Yes, 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 yes. So many hands are raised. Lord, I pray for these people. Lord, only you know the exact situation that we're praying for. Lord, a restoration or no, maybe a heart transformation para sa kanila and for their family member. Lord, since you are a God who saves, Lord, bring your salvation upon these families. For those of us who've been praying for reconciliation, Lord, baguhin mo po yung puso namin. Baguhin mo po yung puso ng family member namin. And Lord, bring a miracle of reconciliation in the family. For those of us, it's, ano na talaga, hindi na talaga, kasi may pamilya na rin sila eh. Pero Lord, we pray for your salvation to come upon those households. Panginoon, bring your salvation to them. Maraming salamat, God, for we can trust you with this miracle.
Jesus' name. I want to pray for those of you that you're praying for a restoration in your family. Maybe it's a marriage. Matagal na nawala yung ano. Matagal na nawala yung hindi kayo nag-uusap. Or matagal na nawala yung pagtitinginan ninyo. Or maybe it's a relationship with your children. Alam mo yun, you're trying to manage na lang. Wala na lang pansinan. Huwag na lang natin pag-usapan kasi wala. Wala nangyayari. I want to pray for you right now. Again, I know this is a very sensitive topic. As all eyes are closed, all heads are bowed down. If you're praying for a family restoration, you know may kailangan magbago sa pamilya mo. And by the grace of God, only by the grace of God, dun lang nangyayari. Can you raise up your hand? Yes, yes, lots of hands are raised. Lord, I pray to you, I pray for all my brothers and sisters, kataas kamay nila ngayon. As we lift up to you all our family concerns, Lord, kita mo, Panginoon, pinagdadaanan namin, kita mo, Panginoon, kung ano yung nasa isip at puso namin. So I ask right now, bring restoration in our families. Panginoon, we speak life to marriages na it seems like parang nawala na ng buhay. Lord, we speak life, Lord, to parental relationships na it seems like parang hindi magkaintindihan. Mga magulang, Lord, we speak life dun sa relationship ng mga magkakapatid. Only you can do this, Lord God. Therefore, right now, we ask in the name of Jesus, bring reconciliation in our families. Lord, may forgiveness overflow sa family namin. And Lord, just in case, nandun kami sa case, like those brothers na kami mismo yung may ginawang mali, Lord, I pray that you will bring in our hearts right now even courage to initiate reconciliation. Salamat, Panginoon, for we know you're doing something sa puso namin and sa puso nila. We do not know kung anong complete picture, but we can trust you for you are in control. Thank you, God. Today, we choose to praise you. In Jesus' name, amen, amen. Can we all stand as we close the service? Again, we want to continue to believe for family restoration. I want to encourage you, even if you don't put something in it, write your prayer request dun sa mga envelopes. And please, pwede nyo pong ilagay dun yung pangalan ninyo para mapag-pray po kayo ng maayos. Tapos, some of the people here in our service, I try to connect with them. And so if you can write your Facebook name para makita tayo dun, makapag-message din tayo so that we can pray for each other. Amen? Let's just pray for you, a prayer of blessing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace. In Jesus' name, amen, amen, amen. That's it, everyone. We are now set. 11 a.m. service. Go and make disciples.